sa pang-unawa ng putang inang yan, kung putang inang tatanga naman ng mga naniniwala dun kay... Kung meron dapat magtampo, ako yun. Ito na mga old school. Eh, makulit tayo eh. So, binessage natin si Direk Darrell Yap. Para itanong sa kanya, ano ba ang masasabi niya dito sa words na naibalik at kumatok sa puso ng mga Pilipino? So ngayon, siya ang tinitira ngayon sa social media. Pakinggan natin, exclusive ka mga old school, habang tumatay si Direk Darrell Yap. Let's go! Hi Aaron, hi mga ka-old school. I'm not going to be visible in Facebook today because I have so many requirements and commitments to finish. Kaya tingnan niyo naman kahit tumatae ako, mag-send ako video kay Aaron. Anyways, yung tanong mo sa akin about anong ibig kong sabihin dun sa kung hindi dahil kay Duterte mahihirapan ang mga Marcos na kumatok sa puso ng mga Pilipino, I stand by it. Pero hindi ko naman sinabi na si Duterte nag-endorse kay Bongbong, siya ang kumatok na tatanga naman ng mga naniniwala dun kay Rocky. No? Unang-una sa lahat, ilagay nyo to sa mga kokote nyo. Ako to, no? For 40 years, wala ni isa mang direktor ang naglakas ng loob ikwento ang hirap ng buhay ng isang loyalista, ang pinaglalaban nila, kung hindi ako. Tapos, ko-questionin nyo yung mga sinasabi ko. Kung meron dapat magtampo, ako yon. Unang-una sa lahat, ang ibig kong sabihin, dun sa kung hindi dala sa mga Duterte mahihirapan ang mga Marcos na kumatok sa puso ng mga Pilipino, kung di ba naman kayo judgmental at di nyo ako pinakinggan agad, sa tingin nyo maririnig natin ang boses ng mga Marcos kung may ABS-CBN pa, ha, na walang ginawa kundi araw-araw silang tirahin at ipaalala sa mga Pilipino yung mga human rights na yan? Sino nagpatanggal dyan? O kahit pasabihin ng mga Duterte, kahit pasabihin ng mga DDS o ng mga ano na hindi talaga Duterte yon, mga taksa na yan. Alam naman natin, ha? Tigil-tigilan nyo na yung mga kababawan nyo sa akin. Okay? Hindi ako ang kaaway ninyo. At tigil-tigilan nyo yung pakikinig nyo sa hayop na yan. Ako nga ilang beso ko inalok-alok niya ng mga meeting-meeting, mga kape-kape. Hindi ko yung pinagpapapansin. Nung nakapasok sa PVE yan, siya tong nagpresentang magli-lead and all. Oo, bakit? Wala naman kasi ako masamang tinapay eh. Hindi ko yan para pag-aksaya ng panahon. Pero yung i-judge nyo ako dahil dun sa sinabi ko, bakit hindi ba? Sino nag-ano ng ABS-CBN? A lot of people will say it's the due process and all. But me, deep inside my heart, I'm very thankful to the Dutertes dahil nawala yan. At kung nawala yan, doon na simulang mapakinggan ang mga Marcos. Hindi ko sinabing si Duterte na kumakatok sa pinto ng mga tao, ay pakinggan nyo si Bongbong, pakinggan nyo. Walang ganun, huy! Ano ba? Napipeste na ako. Ako na nagkwento ng mga kwento nyo. Ako ang ginaganyan nyo ngayon, ha? Konting-konti na lang, ha? Magtatampo na din ako. Kung ano-ano nang sasabihin ko. Hindi nyo pinakikinggan at ini-interpret nyo yung sinasabi ko sa pang-unawa ng putang inang yan, kung sino man yan. Hindi ko nga yan nakasama sa isang kwarto at nag-usap ng mahigit 5 minutes, eh. Mag-ingat kayo dyan. Hindi nyo alam ang karakas niyan. Hindi nyo alam ang mga pinagsasamahan na niyan at mga nilapitan niyan. Mag-isip kayong mabuti. Senator Amy always says, huwag kang mag-alala sa mga loyalista. Alam nila kung peke yung loyalista. Ako hindi ko alam yun kasi hindi naman ako loyalista. Pero kahit hindi ako loyalista, yung mga kwento nyo, ako ang nagkwento. Kahit konting preno lang sa panguhusga nyo kung ano man yung mga sinabi ko. Kung may ABS-CBN pa rin ngayon, araw-araw nilang babakbakan ng mga Marcos. At kahit i-deny ng mga Duterte, sila nagpasara ng ABS-CBN. O kung ayaw niyong panoorin yan sa ikatlong pelikula ko, dahil kung ano-ano na naman ang nilalagay sa kokote niyo ng mga yan, eto tandaan niyo, hindi akong producer niyan. Producer ako online, pero sa pelikula hindi. Si Senator Aimean at ang Viva. O
walang loyalistang mamimili kung sinong Marcos ang susuportahan. Ang Marcos loyalist, Marcos loyalist, Marcos. Si Amy Marcos yun. So, ang tunay na loyalista, hindi mamimili yan. Pag may sama ng loob sa mga Marcos, yung tatahimik lang, magsi-self-heal, yun ang sabi ni Senator. Pero hindi yan ganyan. Tigil-tigilan nyo na yan, kumatok-katok sa puso. Kailangan ko pa i-explain na ABS yun, na natalo niya yung mga dilawan, sinira niya yung mga dilawan. Kailangan ko pang ganunin, hello. Umurong na yung tae ko, bitch, kaya